So hello mga kamital, isang magandang araw po dyan sa inyong lahat. At andito na naman ulit si Bamsky Vlog upang magbabahagi na naman sa inyo ng dagdag kaalaman, dagdag idea. Ito'y patungkol kung paano gumawa ng corp roof o art roof. So siguro naman mga kamital ay nakakita na kayo ng mga corp roof. Kadalasan ito ay makakita sa mga gym o sa ating mga stage. Yan, meron ding mga bahay na naka-corb din ang kanilang mga roof. So sa paggawa ng corb roof mga kamital or yung ating arc roof ay meron din tayong kakailanganin ng mga calculation para makuha natin yung ating kabuang circle ng ating naka-arc na roof. So kailangan natin makuha yung kanyang radius ng kanyang circle para makuha natin yung degree. At kung makuha naman natin yung degree, makalculate na natin kung gaano kahaba yung ating naka-arc na roof. So mga kamital, ang video na ito ay pinawa ko dahil na rin sa request ng ating masugid na taga-subaybay. Hindi ko lang na-remember yung pangalan mo. So alam kong mayroong nag-request nito. So kahit ngayon, mayroon tayong pagkakataon na gawin ito. So hindi ba natin magawa ito ng actual? So meron tayong gagawin na calculation kasi bago naman ginagawa yung ating art roof ay dumadaan talaga yan sa pagkakalculate. So mga kamental, kung interesado po kayo dito sa video na ito, panoorin nyo lang ang video na ito at magkaroon kayo ng idea kung paano ito gawin. So, bago tayo magsimula mga kamital, kung baguhan pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share at i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga bagong videos niya upload. So let's go mga kamital, start na tayo. So ito yung ating example mga kamital, yung ating arc roof or ilala din sa tawag na corb roof. Yan. So kadalasan natin makikita ito sa mga gym or sa mga stage or meron din sa mga bahay, makikita natin ito. So meron din sa mga gate, yung mga design na naka-corb din na mga gate. So yung pag-calculate nito, so parehas lang din sa ating pag-calculate doon sa paggawa ng ating mga corb na gate. So para makuha natin mga kamital yung ating length ng ating arc na ating magamit para makuha din natin yung ating degree, so kailangan natin malalaman yung ating width ng ating building or yung ating bahay, yung lapad niya. So kailangan nating sukatin yan para makuha natin yung ating arc, yung ating sukat sa ating example na nagre-request sa atin yung kanyang 16 meter na lapad. Hindi ko lang alam kung ano yung 16 meter na ibig niyang sabihin, ito ba or yung ating span ng ating building. Ito yung ating total span. So ngayon ito yung ating kukuhanin, yung ating total span. So yung ating 16 meter hahatiin natin dito sa ating kabilang side, yung ating 16 meter gagawin nating 8 meter dito, so 8 meter din dito. So gagamit tayo ng centimeter, so 800 centimeter. So dito sa kabila 800 centimeter din. Ayan. So kailangan din nating malaman yung ating rise para makuha natin yung kanyang arc. So kunyari dito sa ating rise, so simula rito hanggang dito sa tuktok ng kanyang arc, ito kasi ang kukunin natin na sukat. So kailangan natin malaman kung ilan yung sukat niyan. So lalagay na natin example 0.5 meter or 50 centimeter. Yan. So gagamit tayo ng centimeter. So dito sa baba naman na arc, so ibang calculation din yan. So dito tayo magbe-base sa ibabaw. So kung ano yung calculation dito, parehas lang din yung calculation niya dito sa baba.
kaya lang iba yung kanyang sukat dito, simula rito sa baba hanggang dito sa kanyang tuktok ng kanyang arc. So ngayon i-calculate natin yan mga kamital para makuha natin yung kanyang degree o ilang degree ang ating arc na yan para makuha natin yung kanyang arc length. So dito mga kamital, nagawa ako ng isang circle. I-example ko yung ating circle dito. Kunyari ito yung ating total span. So 800 cm. So dito sa kabila 800 cm din. So ito yung ating rise. Bali ito yung ating kinuha dito sa ating simula dito sa baba hanggang dito sa tuktok ng kanyang nasa taas na arc. So yung sukat niya is 50 cm. Yan, 50 cm yung kanyang rise. So kukuhanin natin yung kanyang radius, kung magkano yung kung ilan yung radius ng ating buong circle at saka yung ating outside diameter para makuha natin yung outside diameter niya at makalculate na natin yung ating arc length. So para makuha natin yung kanyang radius, itong 800 cm i-multiply lang natin dito sa 800 cm. So 800 times 800. So i-calculate nyo lang dyan mga kamital. So 800 times 800 equals 640,000. So i-divide natin yan, itong 50 cm na kanyang rise. Ayan, divide natin yung 50 cm. So equals 12,800. Hindi pa yan ang kanyang buong circle. So para makuha natin yung buong diameter ng kanyang circle, ay i-plus natin itong 50 cm dito sa 12,800. So 12,800 plus 50. So ito yung 50 yung ating rise. So equals 12,850 cm. So ito na yung ating kabuang circle ng ating diameter ng ating kabuang circle. So ngayon para makuha natin yung radius, half o din ng ating circle, so i-divide 2 lang natin yan. Yan. So equals 6,425 cm. So ito na yung kanyang radius. So yan na yung radius ng ating circle. So bali nagganoon na siya mga kamital. Ayan. So ito ang radius natin, 6,425 cm. So dito sa kabila, 6,425 din. Ayan. So ngayon, paano natin makukuha ang ating degree dito? So kukuhanin muna natin yung ating degree para makuha natin yung ating arc length. So gagamit tayo nito ng trigonometry function, yung ating sukatowa. Kung hindi nyo pa napanood yung ating trigonometric function, kung paano natin i-calculate yun, mayroon tayong videos nyan. Tagalog version yung ating video nyan. So pwede nyo panoorin at ilalagay ko lang dyan sa ating description box. Yung ating trigonometric function ay mayroon siyang tatlong function, yung ating sukatowa. Sine, opposite, over hypotenuse, ito yung ating so. Yan. Yung ating ka naman, ito yung ating cosine, adjacent, over hypotenuse. Ito naman ang ating tan, ito yung ating tuwa, tan, opposite, over adjacent. So, para makuha natin yung ating degree dito, yan. So, kung ano yung degree dito, ganun din yung degree dito sa kabila kasi parehas lang yung
mga given numbers nila. So ang opposite nitong ating degree nito is yung ating 800 centimeter. Yan, ito naman yung ating hypotenuse. Ito yung pinakamahabang part ng triangle. So opposite over hypotenuse. So gagamit tayo ng sine function yung itong ating sine over hypotenuse. So i-calculate natin ngayon yung ating mga given numbers dito para makuha natin yung ating degree. Sine of degree 800, yung ating opposite, tapos yung ating hypotenuse na 6,425. So i-calculate nyo lang dyan guys yung ating answer dito. Kinalculate ko na. So yung answer nito is 0.124. So para makuha natin yung kanyang degree, dyan sa inyong calculator mayroon dyang shape inverse. Yan, shape inverse, pindutin nyo lang dyan para lumabas yung ating sine negative 1. Yan yung ating pagkuha ng ating degree. So meron siyang sine na ganyan. Yan, sine negative 1. So yung answer niya is, so sine negative 1 of 0.124, so equal to 7.152 degree. So yun, ito yung ating answer sa degree dito sa unang triangle natin. Ayan, 7.152. So dalawa yan, kung ano yung angle dito, ganun din dito sa kabila. So kung i-times 2 natin yan, so magiging 14.30 degree. So ito yung buong degree natin. So dito 7.15, dito naman ay 7.15. So buong degree niya is 14.30 degree. So yan na yung ating buong degree dito. So nakuha na natin yung ating mga degree at saka yung ating radius. So ngayon i-calculate naman natin yung ating arc. So sa pagkuha ng ating arc length, yung ating formula ng ating arc length, so arc length formula natin, so 2 pi r times degree divide 360 degree. So yan yung ating formula para sa pagkuha ng ating arc length. So i-calculate natin itong ating kung ilan yung ating arc length dito na magagamit natin na sukat dito. So yung ating 2, so i-times lang natin sa pi yung ating 3.1416. So i-times natin sa ating radius na 6,425. So times, so yung degree natin, yung ating 14.30. Yan, 14.30 degree, divide natin sa 360 degree. So i-calculate nyo lang dyan mga kametal. So yung answer nyo to is 1,603.56 centimeter. So ito na yung ating arc length dito. So 1,603.56 centimeter. So yan na yung ating kabuang arc length ng ating circle, ng ating degree. Yan, ito ay 14.30 yung buong degree niya. Yung arc length naman niya is 1,603.56. So ito na yung ating kabuang sukat dito mga kametal, yung ating 1,603.56 centimeter. Yan, so almost 16 meter. So maliit lang yung ating degree dito.
Kaya yung ang kanyang arc length ay halos magkaparehas lang doon sa kanyang span dito. Kukunti lang ang diferensya. So yung ang kanyang curve ay hindi masyadong nagka-curve. So itong ating ginawang example ay ito ay request ng ating masugid na taga-subaybay. Hindi ko lang na-remember yung name niya. So shoutout sa iyo dyan, sir. So ito na yung iyong request. I hope na nasundan mo yung ating mga paliwanag. Ito naman sa ating pagkuha ng ating degrees. Kunyari mayroon na kayong sukat dito na arc length at saka meron ng kayong radius pero hindi nyo pa alam kung ilan yung degree ng inyong arc. So ganito lang yung kanyang pag-calculate. Kunyari alam nyo na yung arc length nya, tapos alam nyo na yung radius. So kunyari ito na yung ating arc length, 1603.56. So i-divide lang niyo yan sa ating radius para makuha nyo yung degree. So 6425. So yung answer nito, i-calculate lang dyan, 0.249 point something, mayroon pa siyang mga point. So kung ano yung answer dito, ilagay nyo dito sa baba, 0.249. So i-times nyo lang yan sa ating 180 degree divide sa ating pi na 3.1416. Equals niya, yun na yung ating degree dito. So 14 point, meron kasi itong mga point-point, isama nyo na yung mga point para kasi dito sa calculation ko 14.26 lang. So magkaparehas yung kanilang degree dito. So ganyan lang yung ating pagkuha ng ating arc roof, mga kametal. Kung mayroon kayong mga project na ganito, mas maganda yung alam ninyo kung paano mag-calculate ng ating arc length. So ang paggawa nito sa ating arc length, lalo na pag medyo malaki na yung ating building na gagawa nito, so sa pagbibend nito ay kadalasan ay parang hinihila na lang nila yung gitna. So lagyan nyo lang ng support yung ating bawat gilid at saka kailangan nakasukat yung ating span. Hilain hanggang umabot siya doon sa kanyang sukat na 16 meter para tamang-tama lang din yung kanyang arc. So sa paggawa naman sa gate, so yung gate ay hindi naman masyadong malapad. So pwede kayong mag-divide. I-divide lang ninyo yung inyong kung ilan yung degree dito, i-divide nyo lang sa kung ilang yung cuts na gusto nyong i-divide. So meron tayong mga videos nyan kung paano tayo mag-divide ng ating mga cuts. Ganyan lang, mga kametal, yung ating pag-calculate ng ating arc roof. So I hope nasundan ninyo yung ating mga paliwanag at I hope magamit ninyo ito sa someday kung mayroon kayong mga trabaho na ganito. So yun lang, mga kametal, at maraming salamat sa inyong panonood at mabuhay po kayong lahat. Thank you and God bless. So bye bye.